Mapagpalang gabi ang aking mainit na pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay, tumatangkilik, at sumusunod dito po sa ating online discipleship training. And because today is Monday, ang ating subject po ay the purpose-driven life. Answering the question, what on earth am I here for? Sama-sama po tayo sa susunod na 45 minuto ng pag-aaral. At ngayon po ay nasa pang-16 tayong lesson. Week number 16 or lesson number 16. Dito po sa 40 lessons ng The Purpose-Driven Life. Ako po ang inyong mga kasama, Pastor Rene Alog. At welcome po sa ating program. At meron na tayong 17 na viewers. Ako po ay nasa Quezon City, Philippines. Ang bilis po. Yung mga taga Hong Kong, nagkita-kita lang tayo noong kahapon. At ngayon, andito na po ang inyong lingkod sa Quezon City, Philippines. So, sabay pong napapanood ang ating mga online discipleship training sa Facebook page at sa YouTube channel, JLG Online. JLG Online. Please share this broadcast sa ating pong mga kaklase. So, magsisimula na po tayo. Anyway, kung hindi man na makasamang magsimula ang ilan sa ating mga kapatid, ay pwede pa rin nilang i-replay, i-review, balikan itong ating broadcast ngayon. So, ano po ba ang week number 16 o lesson number 16 dito sa ating this is week number 16 supposed to be, hindi 15. Okay? Palitan lang ho natin para hindi kayo malito. Ha? Okay. Baguhin natin yan. Week number 15. No, week number 16 na po tayo. At dito po sa week number 16, ang ating topic ay what matters most. What matters most? Ibig sabihin, ano ang pinaka-importante? Ano ang pinaka-mahalaga sa lahat? What matters most? And we will start reading from 1 Corinthians 13, 3b in the Message Bible. Kasabi po, no matter what I say, what I believe, and what I do, I'm bankrupt without love. 1 Corinthians 13, 3b in the Message Translation. Ano man ang aking sabihin, kung ano ang aking pinaniniwalaan, at ano ang aking ginagawa, ako ay nalugi ng walang pag-ibig. O ako ay lugi pag walang pag-ibig. So yan po ang unang passage natin. Ang pangalawa ay nasa 2 John 1:6. Love means living the way God commanded us to live. As you have heard from the beginning, His command is this: live a life of love. Live a life of love. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay ang pamumuhay sa paraang iniutos ng Diyos na mamuhay gaya ng inyong narinig mula pa sa simula. Ang kanyang utos ay ito: mamuhay ng may pag-ibig. Ang una nating pag-uusapan ay life is all about love. Life is all about love.
Because God is love, the most important lesson He wants you to learn on earth is how to love. It is in loving that we are most like Him. And Paul sabi, so love is the foundation of every command He has given us. The whole law can be summed up in this one command: love others as you love yourself. Ang buhay ay tungkol sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang pinakamahalagang aral na gusto niyang matutunan natin sa mundo ay kung paano magmahal. Sa pag-ibig na tayo ay higit na katulad niya, kaya ang pag-ibig ang pundasyon ng bawat utos na ibinigay niya sa atin. Ang buong kautusan ay nabubuod sa isang utos na ito. Ibigin mo ang iba gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Learning to love unselfishly is not an easy task. It runs counter to our self-centered nature. That's why we're given a lifetime to learn it. Of course, God wants to love everyone, but He is particularly concerned that we learn to love others in His family. As we've already seen, this is the second purpose for your life. The Apostle Peter tells us, show special love for God's people. And the Apostle Paul echoes this sentiment. When we have the opportunity to help anyone, we should do it. Ang pag-aaral na magmahal ng walang pag-iimbot ay hindi isang madaling gawain. Ito ay sumasalungat sa ating pagiging makasarili. Kaya naman, binigyan tayo ng panghabang buhay para matutunan ito. Siyempre, gusto ng Diyos na mahalin natin ang lahat. Ngunit lalo siyang nag-aalala na matuto tayong mahalin ang iba sa kanyang pamilya tulad ng nakita natin ito sa pangalawang layunin para sa ating buhay. Sinabi sa atin ni Pedro, magpakita ng natatanging pagmamahal sa bayan ng Diyos. At ipinahayag din ni Pablo ang damdaming ito. Kapag may pagkakataon, tayong tumulong sa sinuman, dapat nating gawin ito. But we should give special attention to those who are in the family of believers. Why does God insist that we give special love and attention to other believers? Why do they get priority in loving? Because God wants His family to be known for its love more than anything else. Jesus said, our love for each other, not our doctrinal beliefs, is our greatest witness to the world. Amen? He said, your strong love for each other will prove to the world that you are my disciples. Ngunit dapat nating bigyan ng espesyal na atensyon ang mga nasa pamilya ng mga mananampalataya. Bakit iginiit ng Diyos na bigyan natin ng espesyal na pagmamahal at atensyon ang ibang mga mananampalataya? Bakit nila inuuna ang pagmamahal? Dahil gusto ng Diyos na makilala ang kanyang pamilya, pag-ibig ng higit sa anupaman. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, ng ating pagmamahal sa isa't isa, hindi ang ating doktrinal na mga paniniwala ang pinakadakilang saksi natin sa mundo. Sinabi niya,
ang iyong matibay na pagmamahalan sa isa't isa ay nagpapatunay sa mundo na kayo'y aking mga alagad. In heaven, we will enjoy God's family forever. But first, we have some tough work to do here on earth to prepare ourselves for an eternity of loving. God trains us by giving us family responsibilities. And the foremost of this is to practice loving each other. Amen. Sa langit ay tatangkilikin natin ang pamilya ng Diyos magpakailanman. Ngunit mayroon muna tayong mahihirap na gawain dito sa lupa upang ihanda ang ating sarili para sa walang hanggang pagmamahalan. Sinasanay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga responsibilidad sa pamilya. At ang pangunahin sa mga ito ay ang pagsasagawa ng pagmamahal sa isa't isa. God wants you to be in regular, close fellowship with other believers so you can develop the skill of loving. Love cannot be learned in isolation. You have to be around people, irritating, imperfect, frustrating people. Through fellowship, we learn three important truths. Nais ng Diyos na maging regular ka, malapit na pakikisama sa ibang mga mananampalataya upang mapaunlad mo ang kakayahan ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi matutuhan ng mag-isa. Kailangan mong makasama ang mga taong nakakairita, mga taong hindi perpekto, nakakadismaya, at sa pamamagitan ng pakikisama ay natututo tayo ng tatlong mahalagang katotohanan. Ang una po diyan ay the best use of life is love. The best use of life is love. So yan po ang unang punto. Love should be your top priority, primary objective, and greatest ambition. Love is not a good part of your life. It's the most important part. The Bible says, let love be your greatest aim. It's not enough to say, one of the things I want in life is to be loving, as if it's in your top 10 list. Relationships must have priority in your life above everything else. Why? Life without love is really worthless. Paul makes this point. No matter what I say, what I believe, and what I do, I'm bankrupt without love. Diba? Ang pinakamahusay na paggamit ng buhay ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay dapat nating pangunahing prioridad, pangunahing layunin at pinakadakilang ambisyon. Ang pag-ibig ay hindi magandang bahagi ng buhay, ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay. Amen? Ang sabi po ng Biblia, hayaan ang pag-ibig ang iyong pinakadakilang layunin. Hindi sapat na sabihing, isa sa mga bagay na gusto ko sa buhay ay maging mapagmahal, na parang nasa iyong pangunahing 10 listahan. Ang mga relasyon ay dapat magkaroon ng prioridad sa iyong buhay higit sa lahat. Bakit? Ang buhay na walang pag-ibig ay talagang walang halaga.
Ang sabi po ni Pablo sa kanyang punto, ano man ang sabihin ko, kung ano ang paniniwalaan ko, kung ano ang ginagawa ko, wala akong saysay kung wala akong pag-ibig. Often we act as if relationships are something to be squeezed into our schedule. We talk about finding time for our children or making time for people in our lives. That gives the impression that relationships are just a part of our lives along with many other tasks. But God says relationships are what life is all about. Kadalasan ay kumikilos na parabang ang mga relasyon ay isang bagay na dapat isiksik sa ating mga schedule. Pinag-uusapan natin ang paghahanap ng oras para sa ating mga anak o paglalaan ng oras para sa mga tao sa ating buhay. Nagbibigay iyon ng impresyon ng mga relasyon ay bahagi lamang ng ating buhay kasama ng maraming iba pang mga gawain. Ngunit sinabi ng Diyos na ang mga relasyon ay tungkol sa buhay. 4 of the 10 commandments deal with our relationship to God, while the other 6 deal with our relationships with people. But all 10 are about relationships. Later, Jesus summarized what matters most to God in 2 statements. Love God and love people. He said, you must love the Lord your God with all your heart. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. All the other commandments and all the demands of the prophets are based on these 2 commandments. After learning to love God, learning to love others is the second purpose of your life. Tandaan po natin, ang 4 sa 10 utos ay tumatalakay sa ating kaugnayan sa Diyos, habang ang 6 na iba ay tumatalakay sa ating relasyon sa mga tao. Ngunit lahat ng 10 ay tungkol sa mga relasyon. Nang maglaon, ibinuod ng ating Panginoon Jesus ang pinakamahalaga sa Diyos sa 2 pahayag, ibigin ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa. Sinabi niya, dapat mong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ito ang una at pinakadakilang utos. Ang 2 at kasing halaga, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang mga hinihingi ng mga propeta ay nakabatay sa 2 utos na ito. Pagkatapos matutunang mahalin ang Diyos, ang pag-aaral na mahalin ang iba ang siyang 2 layunin ng ating buhay. Relationships, not achievements, or the acquisitions, or the acquisition of things, are what matters most in life. So why do we allow our relationships to get the short end of the stick? When our schedules become overloaded, we start scheming relationally, cutting back on giving the time, energy, and attention that loving relationship require. What's most important to God is displaced by what's urgent. Busyness is a great enemy of relationships. We become preoccupied with making a living, doing our work, paying bills, and accomplishing goals as if these tasks are the point of life. They are not. The point of life is learning to love God and people. Life minus love equals 0.
Ang pagiging abala ay isang malaking kaaway ng mga relasyon. Nagiging abala tayo sa paghahanap buhay, paggawa ng ating trabaho, pagbabayad ng mga bayarin, at pagtupad ng mga layunin na parang ang mga gawang ito ay punto ng buhay. Hindi po. Ang punto ng buhay ay ang pag-aaral na mahalin ang Diyos at ang tao. Ang buhay na bawasan ng pag-ibig ay katumbas ng wala. Ang susunod po ay love will last forever. Love will last forever. Another reason God tells us to make love our top priority is that it is eternal. These three things continue forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Ang pag-ibig ang mananatili magpakailanman. Ang isa pang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Diyos na gawin ang pag-ibig na ating pangunahing prioridad ay dahil ito ay walang hanggan. Ang tatlong bagay na ito ay magpapatuloy magpakailanman: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Maliban po sa love will last forever, love leaves a legacy. Love leaves a legacy. How you treated other people, not your wealth or accomplishments, is the most enduring impact you can leave on earth. As Mother Teresa said, it's not what you do, but how much love you put into that matters. Love is the secret of a lasting heritage. Wow, ganda po ano? Ang pag-ibig ay nagiiwan ng pamana. Kung paano mo pinakitunguhan ang ibang tao, hindi ang iyong kayamanan o mga nagawa ang pinakamatagal na epektong maiwan mo sa mundo. Tulad po ng sinabi ni Mother Teresa, hindi kung ano ang ginagawa mo, ngunit kung gaano kalaki ang pagmamahal mo na inilagay sa ginagawa mo ang nagpapahalaga nito. Ang pag-ibig ay sikreto ng isang pangmatagalang pamana. Amen. In our final moments, dito po sa ating pinag-uusapan sa istorya po ng sumulat nito, ano, si Dr. Warren. Sabi niya, I have been at the bedside of many people in their final moments. When they stand on the edge of eternity, and I have never heard anyone say, bring me my diplomas. I want to look at them one more time. Show me my awards, my medals. That gold watch I was given. When life on earth is ending, people don't surround themselves with objects. What we want around us is people. People we love and have relationships with. In our final moments, we all realize that relationships are what life is all about. Wisdom is learning that truth sooner rather than later. Don't wait until you are on your deathbed to figure out that nothing matters more. Sa ating mga huling sandali, mapagtanto nating lahat na ang mga relasyon ay tungkol sa buhay.
ang karunungan ay natututo ng katotohanang iyon nang mas maaga kaysa huli. Huwag maghintay hanggang malapit ka ng pumanaw para malaman na wala nang mas mahalaga, kundi ang pakikipagrelasyon sa Diyos at sa kapwa-tao. We will be evaluated on our love. The third reason to make learning to love the goal of your life is that it is what we will be evaluated on in eternity. One of the ways God measures spiritual maturity is by the quality of our relationships. In heaven, God won't say, "Tell me about your career, your bank account, or your hobbies." Instead, He will review how you treated other people, particularly those in need. Jesus said the way to love Him is to love His family and care for their practical needs. Truly I tell you, just as you did it to the one of this list, the list of these who are members of my family, you did it to me. Sa halip susuriin niya kung paano mo pinakitunguhan ang mga ibang tao, lalo na ang mga nangangailangan. Sinabi ng Panginoon Jesus na ang paraan ng pag-ibig sa Kanya ay ang pag-ibig sa Kanyang pamilya at pag-aalaga sa kanilang mga praktikal na pangangailangan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon Jesus, kung paano ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamababa sa mga miyembro ng aking pamilya, ay ginawa ninyo ito sa akin. When you transfer into eternity, you will leave everything else behind. Amen? All you're taking with you is your character. That's why the Bible says, the only thing that counts is faith, expressing itself through love. Kapag lumipat na tayo mula rito patungo sa kawalang hanggan, iiwan natin lahat. Ang lahat ng ating kung anumang meron tayo ay hindi natin madadala. Ang tanging madadala natin ay yung ating character. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang tanging mahalaga ay ang pananampalataya na nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Knowing this, I suggest that when you wake up every morning, you kneel by your bed or sit on the edge of it and pray this: God, whether I get anything else done today, I want to make sure that I spend time loving you and loving other people, because that's what life is all about. I don't want to waste this day. Why should God give you another day if you're going to waste it? Right? Amen. Ang importante, ang kahalagahan ng mga bagay ay masusukat sa kung gaano karaming oras ang handa nating ibigay sa kanila. Ang mas maraming oras na ibinibigay mo sa isang bagay, mas ipapakita mo ang kahalagahan at halaga nito sa iyo. Kung gusto mong malaman ang priorities ng isang tao, tignan mo kung paano niya ginagamit ang kanyang oras o saan niya ginagamit ang kanyang oras. This is your most precious gift because you only have a set amount of it. You can make more money, but you cannot make more time. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Your time is your life.
Ang oras ang iyong pinakamahalagang regalo dahil mayroong ka lamang nakatakdang halaga nito. Maari kang kumita ng maraming pera, ngunit hindi ka maaring gumawa ng mas maraming oras. Kapag binigyan mo ang isang tao ng iyong oras, binibigyan mo sila ng bahagi ng iyong buhay na hindi mo na babalikan. Ang iyong oras ay ang iyong buhay. That is why the greatest gift you can give someone is your time. It's not enough just to say relationships are important. We must prove it by investing time in them. Words alone are worthless. My children, our love should not be just words and talk, the Bible says. It must be true love which shows itself in action. Relationships take time and effort. And the best way to spell love is not L-O-V-E, but T-I-M-E. Bago yun, ano? Kaya dapat ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ibang tao ay ang ating oras. Hindi sapat na sabihin lamang na mahalaga ang taong ito sa relasyon. Dapat nating patunayan ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kanila. Ang mga salita lamang ay walang halaga. Sabi ng Panginoon, aking mga anak, ang ating pagmamahal ay hindi dapat puro salita lamang. Ito ay dapat na tunay na pag-ibig sa pagpapakita ng sarili sa pagkilos. Ang mga relasyon ay nangangailangan ng oras at pagsisikap at ang pinakamahusay na paraan para baybayin ang salitang love ay panahon. Oras. T-I-M-E. The essence of love is not what we think or do or provide for others, but how much we give of ourselves. Men in particular often don't understand this. Many have said to me, I don't understand my wife and my kids. I provide everything they need. What more could they want? They want you. Your eyes, your ears, your time, your attention, your presence, your focus, your time. Amen? Nothing can take the place of that. The most desired gift of love is not diamonds or roses or chocolate. It is focused attention. Love concentrates too so intently on another that you forget yourself at that moment. Attention says, I value you enough to give you my most precious asset, my time. Whenever you give your time, you are making a sacrifice. And sacrifice is the essence of love. Jesus modeled this. Be full of love for others, following the example of Christ, who loved you and gave himself to God as a sacrifice to take away your sins. Sa tuwing ibibigay mo ang iyong oras, gumagawa ka ng isang sakripisyo. At ang sakripisyo ay ang esensya ng pag-ibig. Inihalimbawa ito ng ating Panginoon Jesus. Maging puno kayo ng pag-ibig sa kapwa na sumusunod sa halimbawa ni Kristo na umibig sa inyo at ibinigay ang kanyang sarili sa Diyos bilang hain upang pawiin ang iyong mga kasalanan. Relationships are what is life
are what life is all about. Yon. The greatest gift you can give someone is your time. You can give without loving, but you cannot love without giving. Diba? Tanig natin lagi yung salitang yon. God so loved the world that He gave. Love means giving up. Love means yielding my preferences. Love means giving up my comfort, my goal, security, money, energy, or time for the benefit of someone else. Ang mga relasyon ay kung ano ang tungkol sa buhay. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa isang tao ay ang iyong oras. Maari kang magbigay ng hindi nagmamahal, ngunit hindi ka maaring magmahal na hindi nagbibigay. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay pagsuko, pagbibigay ng ating mga kagustuhan, kaginhawahan, layunin, seguridad, pera, lakas, o oras para sa kapakinabangan ng ibang tao. Amen? The best time to love is now. Not tomorrow, but now. Sometimes procrastination is a legitimate response to a trivial task. But because love is what matters most, it takes top priority. The Bible stresses this repeatedly. It says, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone. Use every chance you have for doing good. Ang pinakamahusay na panahon para magmahal ay ngayon. Minsan ang pagpapaliban ay isang lehitimong tugon sa isang maliit na gawain. Ngunit dahil ang pag-ibig ang pinakamahalaga, ito ay nangangailangan ng pangunahing prioridad. Paulit-ulit itong idiniin sa Biblia. Sabi nito, sa tuwing may pagkakataon, dapat tayong gumawa ng mabuti sa lahat. Gamitin ang bawat pagkakataon na mayroon ka para sa paggawa ng mabuti. Whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help them now. Why is now the best time to express love? Because you don't know how long you will have the opportunity. Circumstances change, people die, children grow up. You have no guarantee of tomorrow. If you want to express love, you had better do it now. Amen? Knowing that one day you will stand before God, here are some questions you need to consider. How will you explain those times when projects or things were more important to you than people? Who do you need to start spending more time with? What do you need to cut off or cut out of your schedule to make that possible? What sacrifices do you need to make? The best use of life is love. The best expression of love is time. The best time to love is now. Amen? Dahil alam mong balang araw tatayo tayo sa harap ng Diyos, narito ang ilang mga tanong na kailangan mong isaalang-alang. Paano mo ipapaliwanag ang mga panahong iyon na mas mahalaga sa iyo ang mga proyekto o mga bagay kaysa sa mga tao? Sino ang kailangan mong magsimulang gumugol ng mas maraming oras? Ano ang kailangan mong tanggalin sa iyong schedule para magawa iyon? Anong mga sakripisyo ang kailangan mong gawin?
ang pinakamagandang gamit ng buhay ay pag-ibig. Ang pinakamahusay na pagpapahayag ng pag-ibig ay oras. At ang pinakamagandang oras para magmahal ay ngayon. Amen. So yan po ang ating week lesson, week 16, lesson 16. Thinking about my purpose. At ang ating point to ponder ay life is all about love. Ang buhay ay patungkol sa pag-ibig. At ang ating verse to remember ay nasa Galatians 5:14. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. And question to consider, honestly, our relationship my first priority? How can I ensure that they are? So yan po ang laman ng ating topic na ating diniscuss sa nakaraang 40 minuto't mahigit. What matters most? Isipin na natin, baka yung mga mahalaga na dapat natin bigyan panahon, ang siyang hindi natin nabibigyan ng panahon, at yung hindi mahalaga, ang siyang umuubos sa ating panahon. May panahon pa, may pagkakataon pa, na bumawi, na itama ang maling paggamit ng panahon, ng oras. Kasi pag ang oras po lumipas na, hindi mo na pwedeng ibalik. At dahil hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin, mamaya o bukas o sa mga dating na araw, habang kaya pa nating ibahagi ang oras, dahil yan ang pagbabahagi ng ating pagmamahal ayon sa ating inaral, gawin na natin habang kaya pa nating ibigay. Amen? Purihin ang Panginoon. So, nagpapasalamat po tayo dahil alam ko po na kayo ay sumubaybay 206, tama ba yan? Ang nanood, 206. Maraming salamat po sa 206 at yung mga libo-libo pang mag-re-replay nito sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang dako. Thank you for watching. Maraming salamat din po sa mga subscribers natin, mga nagsusuporta po sa ating ministry sa pamamagitan ng subscription at pagpapadala ng mga stars. Thank you very much. At so, maraming salamat at bukas po ay magbabalik po ako loobin ng Panginoon para sa ating daily devotional alas 6:30. At magbabalik din ako, loobin din uli ng Panginoon bukas ng gabi sa ganitong oras para sa ating Class 301. Bukas po ay magsisimula na tayo sa module number 3, Discovering My Ministry. Tapos na tayo sa Class 101, Discovering My Membership. Class 201, Discovering My Maturity. And starting tomorrow, ay Discovering My Ministry. Yan po ang third module, at ang last module 401 ay Discovering My Mission. Sa Miyerkules po ay Training for Incoming Leaders, lesson number 16 na rin po tayo. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog. Nawa, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, maging mahimbing ang inyong pagpapahinga, at sa mga pagtatrabaho pa lang, pagpalain din ng Diyos ang gawa ng inyong mga kamay.
God bless and Shalom!